Eto na naman tayo mga karangatik. Muli sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking video, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa aking mga video. Huwag niyong kalimutan pindutin ating bell button. Nandito naman tayo sa ating MyJuber Files Part 4 na ba tayo? Part 4 na nga. Part 4 o Part 5? Part 4. Ang gagawin natin mga karanatics, paano ba natin mawa-one-hit si Giant Hawk? Okay? Bukas muna tayo ng files. Mag-game emulator muna tayo. Ganito muna natin gagawin. Using emulator lang tayo para mabilis natin magawa. Ito yung ating build my Juber files with kwentuhan. Enjoy lang natin mga karanatics yung ating pag-develop, pag-build ng ating files. Huwag nating seryosohin na magpupuyat. Tingnan lang muna natin yung volume. Sample lang tayo mga karanatics kung paano natin siya atakihin. Una, magtago muna tayo para hindi tayo tinitira ni Giant Hawk. Mas nakatago na tayo, magpalabas na tayo ng Giant Hawk. Labgen 4210, yan yung code niya, then space. Kita nyo itong 54, lagay nyo yung 50, saka 4. And yan. Ngayon, atakihin lang natin siya ng suntok. Ngayon natin atak natin, 11K. Ngayon natin, 11K yung atak natin kahit tumira tayo. 11K lang. At makikita nyo mga karanatics, hindi siya napabawasan. Nag-regen lang siya, agad mag-regen. Okay, labas muna tayo. Paano ba natin siya mawawahnit? Tanggalin muna natin ang emulator. Unang-una mga karanatics, bubuksan natin yung editor map and PC. Para sa may mga files dyan, ganito lang ang gagawin nyo. Then load natin si crow.mnsm. Pagka na-load na natin, search lang natin si Hawk. Ayan na. Yung Giant Hawk lang click natin. Then, go to Crow. Right click natin and Crow Basic Edit. Paano hindi tayo mahirapan mga karanatics? Tingnan natin ang kanyang HP. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 15 million ang kanyang HP. At ang kanyang HP recovery is 1K. Kaya ang suntok mo 11K, i-regen niya agad yung 1K. Bali wala lang din mag-i-regen na ganyan. Paano natin siya mawa-one hit? Ganito lang. Unang gawin natin, gawin na lang nating 15K ang kanyang attack. Ayan, tanggalin natin itong 4 na 0. Ito pala itong 3 0, magiging 15K. Medyo malakas pa rin siya kasi 11K lang attack natin. 4 na 0 na bawasan natin. Tanggalin natin 4 na 0. Ayan. 1,500 lang ang kanyang attack. And then to, gawin lang natin 10 lang. Pero bago yung mga karanatics, bago nyong tapusin natin to, i-save muna natin si Crow. That is, para pwede natin siyang ibalik. Ito, gawin siya, copy nyo lang, lagyan nyo lang sa isa kahit sa desktop nyo. Ayan, paste, para pwede natin siyang ibalik. Kada mag-edit kayo, lagi kayong mag-backup. Okay, nung nalagyan na natin yan mga karanatik, pwede na natin siyang i-save. At save din natin dito. I-replace natin si Crow. Pagkatapos, buksan ulit natin sa emulator. Huwag na natin lagyan ng gold para makita rin natin yung kanyang drop. Tara lang tayong naglalaro ng ating file. Pinapaglaruan lang natin yung file natin. Okay, dito
Ito pa lang, mag-invisible na tayo para wala nang siyang pakialam sa atin. Visible off. Okay, mag-invisible na tayo ngayon sa labas. Ito, palabasin na rin natin agad si Giant to. Tingnan nyo lang yung tinatype ko. Okay. Pag nag-miss, hindi siya na one hit. Pero pag tumama, siguradong one hit siya. So tumama. Yes, suntok. At sa tumama yung suntok natin sa kanya, no one hit yun. Nasang suntok lang tumama yun. Kaya tingnan natin yung kanyang drop para sa ating batting ginagawa to. Na ma-one hit agad natin para mabilis natin kung ano yung drop niya. Yan, yung drop niya is 185 sa cross shot. Yan. Gusto niyong baguhin niya yung mga drop niya. Okay, ngayon magpapabagsak pa rin tayo para makita pa rin natin yung mga drop niya pa. Dito na lang natin siya. Mauwahid din natin yan. Kasi hindi pa tumatama, lagi miss. Good, one hit. Yun yung pera, ang laki agad ng pera. Kaya dito nyo, kung gusto nyo na low rate drop ang mga galing sa boss, kasi kapag maghahan sila, bago sila ilang accept, 2 days, 1 day ang labas ng ating boss, di ba, ang giant top. Sa 2 days na napatay mo, kaya nag-agawan pa kayo, bihira mo rin pa, siguro okay na rin yung drop na pera. Kasi hindi naman lagi na yun ang ano. Labas pa tayo para makita natin. Yan. Itong enhanced supreme names cost ng is 215. Kasi itong pile kong to, gagawin ko siyang 210 lang. Hindi na natin kailangan to. Kaya yung nakikita nyo yung drop na yan, pwede nyo siyang alisin dun sa drop ng ni Giant. Paano ba natin siya tatanggalin? Punta tayo sa editor item. Hindi natin mag-load. Para hindi na natin siya tatanggal. Titignan natin yung gen ID nito. Yun na pala. Load natin yung item.isf. Yan, pagka-load. Tingnan natin yung kanina dinarap. Anong pangalan? Enhanced Supreme Nemesis. Tandaan natin. Supreme. Ganyan na lang. Lalabas na naman yan. Ayan. Tingnan ulit natin. Hindi ko masyadong Nemesis. Nemesis. Eto. Ano ba yung quote yun? May plus? May plus ba? Okay. May plus nga. Etong may plus. Enhanced code Nemesis. Punta tayo sa kanya. Makita natin 474 yung kanyang gen ID. Ito, 474. Pakita ko pa sa inyo dito. Ito ang gen ID niya, 474. Ngayon, paano natin siya makikita yung laman? Kung saan natin pupuntahan natin sa level yon. Balik tayo sa editor. Sa map NPC. Sa natin si Giant Talk. Ito yon, hanapin natin si Seita Crows gen item. Seita Crows. Okay. Pupunta naman tayo uli sa files. Magbubukas tayo ng editor text. Katapos, punta tayo sa Glogic server. Type natin si Seita. Tingnan natin, Seita Crows.
Eto. Say tapros that gen item. Ito yung 474. Kung ayaw niya natin tanggalin, ayan, dalawa yung 474 na yan. Kung ayaw niyo na yan ang nakalagay dyan, gaganto niyo lang siya. Lagyan siya ng comment. Yan. Tsaka to. Ayan. Hindi na niya idadrop yung drop na yon. Again, save lang natin. Pagka-save, alisin uli natin itong emulator. Kuha uli tayo ng emulator. Kasi ang gagawin ko lang hanggang 210, kailangan hindi na niya idadrop yung mga ganong bagay. Para hindi na rin natin dinidelete sa item.isf. Para yung mga files natin nandun pa rin lahat. Imbis kung gusto natin ibalik yung 230 max level, hindi na tayo mahihirapan. Kasi pwede ko lang kasi nagustuhan yung ginawa ko na talaga siyang 210. Ay, but eto. Visible ko lang. 210.167. Ako kapag visible. Visible muna tayo. Mali ba ang aking natatype? O, hindi ko yata na-click na bilang GM. Okay, okay na rin kahit hindi ano. Palabas na. Kaso, hindi ito GM. Naku nga. Hindi nga. Okay, tanggalin na rin natin. Hindi ko lang nakapag ano, admin. Hindi ko na-click yung admin, sorry. Siguro sa tingin nyo okay na yung drop ng gold ng boss kasi hindi, isang bes lang naman siya nagpapakita sa isang araw. Para sa akin tama na yung drop niya na ganun lang. Ayan. Admin na siya, GM na. Tingnan natin na hindi na yun ang kanyang ilalabas. At sisilipin pa rin natin kung ano yung drop na yung mga nakalagay doon. Kung ano yung mga drop niya. Nakalimutan ko na ito yung magka-type ka na nakalista na eh. Ito yung drop niya, light to one glove, hindi siya honor ba to? Hindi, meron din siyang alam ko, ibagsak ding honor dyan eh. Okay, pabagsak pa tayo ng isa. Tayo pero kasi yung dead hindi naman pinawasan din. Okay, trapataan pa tayo. Po ng bagsak niya.
Ito honor, may mga bagsak pala siyang honor. Siguro yan yung magiging last weapon niya, yung honor. Hindi ko na kasi talaga gamay yung mga laro ngayon eh. Kaya kahit ako, ginagamay ko lang kung anong magandang gusto kong lagay. Honor pa yung mga drop niya. Ito, honor din ito. Honor. Pagsak pa tayo. Tingnan natin kung ano yung tong 464. Okay, itong 464 ilipat natin dito. Okay, ito na lang din kasi 2% lang eh, kaya siguro mabigat yung bagsak niya tong 464. Pwede nyo siyang taasan siya, gawin nyo siyang 14% para mabilis. Pero nasa inyo na rin, pinakita ko lang sa inyo. Puro lang ito mga dinadrop niya kasi kung pagbabasihan natin mga karanatics eh pahirapan yung armor na makuha para talagang mag-hunt kayo. Ganun yung gagawin nyo yung percent na ibibigay nyo. Halimbawa, taasan natin ng percent. Tanggalin natin to, ay balik natin. Gawin natin itong 464. Tingnan lang natin kung ano yung drop niya. Then to, gawin din natin yung 464. May natawag. Hindi mo natin sasagutin dahil may ginagawa tayo. Bukas ulit tayo ng ano. Ipatay nga yun. Tingin lang muna yung natawag. I-X mo lang yan. Ito lang mga karanatics. Nagulo yung tumatawag. Ano matay na paglabat na pala ako dito. Tatanggalin ko na lang dito. Okay. Isa-isang group yun natin, natulungan ko rin, nagpapalag sila sa atin. Kaso nagbablog tayo, hindi ko muna sila matulungan. Tingnan natin yung napalitan na natin na to. Ay. Etong 464, ginawa natin para lahat, 464. Tingnan natin kung anong alam ko armor din yan eh, kasi malapit siya sa 474. Drop ulit tayo. Hanggang makakita lang tayo no. Drop ulit. Ayan. May nagpakita na siya. Ito. And 185 pero hindi pa rin yan yung pinaka drop niyan talaga. Iba pa. Yan yung nakagali para pagdating yung makuha yung mag-drop ng mga mobs. Tabaan nyo muna yung HP tsaka yung regen. Puro 1. Ang 464 yata, puro yun lang ang laman. Pero titingnan pa rin natin. Okay, tingnan na rin natin to kung anong kung yun nga yung 464 para makita na natin. Enhanced Rock Military Shoes.
enhance rack, enhance rack military shoes, C, session, o kahit sa pants yun na rin yun basta military. 464, ah yun nga, mga drop pala mga karanatis, yun yung drop niya lang na pwede natin siyang baguhin. Ibahin natin yung drop niya. Pag ano yung drop na gusto nyong mailagay doon, hanap tayo ngayon ng para doon. Halimbawa, yung A, itong A ilalagay natin, itong A, tingnan natin ang ano ng A is 101. Ayan mga karanatis, 101 ang ipapalit natin ngayon. Lagay natin pares dito is 101 kasi mga basura naman yung drop nun eh. Sa mga mabs na lang dapat yun. Ayan. Ito natin ilalagay yung 101. Then save natin. Kung gusto natin, ito lang yung last armor natin. Yan ang gagawin natin. Bukas ulit tayo ng emulator. Enjoy lang tayo sa pag-build mga karanatis. Para din sa inyo to, mapadali yung pag-build nyo ng mga gusto nyo, yung mga drop. Tago na agad tayo dito. Okay, kahit hindi na tayo magtago, okay lang yan. Hindi naman tayo niya babawasan ng ano eh. Ay bagay yung attack, hindi ko pala binawasan yung attack niya. Baka ma-one hit tayo. Disable na tayo. Pakicomment naman yung paano maglagay ng mga message na hindi yung nakalimutan ko na kasi yun eh. Para hindi na ako nagka-type, naka-ready na siya. Napa, hindi pa rin siya bumagsak. Para hindi na ako nagka-type na ganyan. Dati nagagawa ko yun. Naglalaro pa ako. Nakalimutan ko na kasi. Yung mga karanatis, yan na, yung nilagay natin level 205, yung enhanced mithril pants, lahat nyan idadrop na nyan kahit yung mga archer idadrop na rin nya yan. Try pa tayo ng isa para makita nyo lang kasi yung droppable na nilagay ko medyo mataas taas na yun. Wala pa rin drop, pwede nyo syang taasan kung gusto nyo taasan nyo doon. Kasi medyo mababa yata yung nakalagay doon. Tingnan natin. 101, nasa 14. 14 lang pala eh. Kaya medyo mababa. Pwede siyang gawing 25. Ayan. The best na yung pinakamataas na yung 25. Itong 191 yan, ito yung refines. Yan yung nasa 20 kaya maganda yung bagsak niya. Siyempre talagang low grade ang gagawin natin. Mas okay to. Talagang aabangan nyo na aabangan lagi yung boss. Para hindi lagi yung naka-AFK kapag nakuha nyo na ang gusto nyo. Wala pa rin. Ano ba ang level ng moonstone na to? Pag okay, pasok siya sa 210. Oh, wala siyang required na level. Pwede rin to kasama. Pwede nyo siyang gawin yung moonstone. Pwede nyo siyang moon arc bow. Pwede nyo siyang isama sa
dito sa laro na sa 210167. Nasa inyo naman yan kung anong gusto nyong ilagay eh. Sa akin, na-try lang natin. Ang honor. Magawa natin ang honor. Palayo pala ng aking ano. Sa ano naman, sa dynamic last na lang tayo, last yan, ganoon lang makara natin, ganoon lang kasimple. Pag gusto nyo siyang makill agad si Giant Hawk, ma-one hit nyo agad at makita nyo yung mga drop. Tulad nyan sa 210, pwede natin siya isuot. Ayan, nasuot na niya. Sa akin kasi, mas okay yung mga gantong set lang. Hanggang 205. Yung iba kasi mas mababa pa dyan. Pero siguro tama hanggang mithril lang muna yung droppable. Enhanced mithril pants. Okay, mga karanatik, maraming salamat. Patuloy niyo pong suporta ng ating YouTube channel. Maraming salamat.